Wow, sexy na siya, ala. Hi, Kami! Andito ako! Hello, Michael! Sa ating mga volunteers. Wow!
Ang mensahe natin sa mga volunteers, unang-una nagpapasalamat tayo, narito si Senator Laila De Lima. Yay! At si kumpadre ko na ninong ni Frankie na si Erin Tanyada. Ang aming mga nominado kasama si Teddy Bagilat sa mamamayang liberal. Nagpapasalamat kami na si Senator Laila ay tinanggap yung aming nominasyon at makakaasa po tayo sa kanyang paninindigan at prinsipyo. Tested na. Ika nga, hindi nagpatinag. Kaya maraming salamat, Senator Laila. Lagi ko itong nababanggit. Nung panahon na tayo ay binabash, tinutrol, sinisiraan ang ating kuri, pati ang mga anak ko, pati si Sharon ay binabanatan sa social media. Sabi ko sa sarili ko, kakayanin ko to dahil si Senator Laila na nakakulong, kinakaya niya. She was an inspiration sa atin. At sa ating mga volunteers, hindi natin maipapanalo at maitatawid ito kung hindi dahil sa inyong paninindigan, prinsipyo, pagkilos. Sabi natin, may mga nagsasabi, 15 million strong ang mga bumoto kay Lenny nung nakaraang halalan. Nagpapasalamat tayo ron. Subalit, 65 million ang butante natin. So meron pang 50 million na kinakailangan nating hikayatin, kumbinsihin para suportahan ang ating paninindigan at ang ating mga ipinaglalaban. Magparami pa tayo. At sa tulong ng ating mga volunteers at supporter, tuloy-tuloy pa rin ang house to house, tuloy-tuloy pa rin ang pagkukumbinsi. Dahil naniniwala ako, ang pinaka makapangyarihan sa lahat sa araw ng halalan, hindi ang mga politiko, ang taong bayang naninindigan at tumataya at natutuwanan. Yan ang ating kinakailangang isulong ngayon hanggang sa araw ng halalan. Magandang araw sa kanilang lahat. Maraming salamat. Makikisingit lang po ako bilang misis po ni Kiko. Maraming salamat po sa inyo lahat, lalo sa inyong mga volunteers. Talaga pong wala kaming mararating, wala kaming maipupush forward na wala po kayo. Sana po, tulungan nyo kami dahil alam nyo po ang pagtutroll ng ibang tao. Napakadali po ngayon maniwala ng ibang kapwa natin, Pilipino, sa paninira lang. Yes. Ang ating nasabihin na, huwag kayo maniwala sa aming ganun lang. Please do your research. Pag may sinasabing, nasasaktan po ako dahil fifth time na pong tumakbo na asawa ko ito simula nung halos bago-bago kaming kasal. When they say walang nagawa si Kiko, that hurts us so much because we know how hard he's been working. Lahat po yan ay mahahanap naman sa internet. Sana po sabihan ninyo yung ibang, wala namang ginawa yan. Oh my God. Yun pong isa sa mga pinakamalalaking kasinungalingan ng ginawa ng kung sino man ang kalaban niya. Sana po you help us tell people, no, he has done so much. You just have to look. You don't even have to ask us where. Just do your own research. At nagpapasalamat po kami sa Diyos na nandito na pagkapiling natin ulit si Senator Laila De Lima. Woo! Nung siya po ay nasa kulungan pa, talaga pong it was breaking our hearts all the time, pati sa mga anak namin. Because we know her heart. We know she is an honest, decent public servant. Wala po siyang gusto kundi pagsilbihan ng bayan. Kaya po tiniis niya ang nakakulong siya. Sana po ganito mga klaseng tao, kasama na pong kumpare namin si Erin Tanyan. Lahat po ng kasama ni Kiko. Kami po yung talagang wala kaming nais kundi makatulong. Kung sino-sino po ang tumatakbo ngayon, lahat syempre sasabihin gusto namin makatulong. Alamin nyo po sa inyong pagre-research, pagtatanong, pag-aaral sa bawat kandidato kung sino po ang karapat-dapat iboto, kung sino po talagang walang kinurakot kahit kailan, walang kinita, abonado pa kami. Kaya po, sana po bigyan nyo ng konting pansin at kumbaga, ipagkalat natin sa ating mga kapwa na hindi pa naniniwala sa atin at sa ating mga pinaniniwalaan at pinaninindigan. Ang kung ano ang totoo, yun lang naman. Wala tayong ibang hinihingi, yung katotohanan lang. And of course, thank you for your support. Sana po, God bless all of you, all of us, and may God keep us all healthy and safe and smart pagdating po sa pagboboto. Salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Muli ang ating senator, Kiko Pangilinan! Chavez! Kiko! 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 Kiko!
Well, actually, ang original plan ko doon 2022 is to run for the Senate. Pero nung hiniling sa atin ni Vice President Lenny ang suporta, sinantapin natin yung sarili nating ambisyon at sinuportahan siya. At dahil itong original plan ko, at lalo na ngayon, ang pinakadaing ng taong bayan ay ang taas ng presyo ng pagkain, ang taas ng presyo ng bilihin. At yung track record nga natin kanina, natukunan natin ito. Yung tamang management ng pagkain, ng lalo ng bigas, at napababa ang presyo ng bigas, 36 pesos, 38 pesos, isang kilo noon. Ngayon, wala ka nang makikita ganun. So yan ang dahilan, pangunahing dahilan. Dahil yan ang hinahanap ng taong bayan, na mawala ang gutom. Yung gutom sa pag-asa, gutom sa mga pangarap, di ba? Gutom sa mababang kagutuman para kagustuhang magkaroon ng mababang presyo ng pagkain at bilihin. Thank you. Kapag-asa! Well, una yung GAA. Dapat, sabi ko nga, dagdagan ng budget ng agrikultura. Ang budget halimbawa ng infrastructure ngayon is about 1 trillion. Pero ang budget na pinopropose is 500 million, pero ang maaprobahan data ay wala pang 200 billion. O kakunti. Yeah. Muli, ang ating senador Kiko Pangilinan.